Hello guys, kumusta kayo? Magpe-prepare ako ngayon ng pesto. So, this is just a simple pesto na i-prepare ko. Na ang ingredients ay gagawin natin yung shirataki. Shirataki ba yung tawag doon? Shirataki noodles, no? Yung less carb noodles. And then of course, yung ating pesto sauce, ito basil. So, nag-prepare na ako ng basil. Ito, kasi dati pa itong basil na bili ko, nilagay ko sa freezer to, kaya ganyan yung kulay niya. Pero pagsasamahin ko na siya ngayon. And of course, garlic. Okay, so meron akong garlic. So if you will notice, maliit yung garlic na ginagamit ko kasi ito ay yung native natin organic garlic. Actually, hindi na ako gumagamit ng garlic na galing sa China. Kasi nga, nung napanood ko sa isa sa mga vlogs, na yung palang China na garlic ay binibleach nila doon, no? So, mura nga siya at malaki, no? Mas madaling hiwain. Kaya lang, based sa mga kinandak nilang study doon, meron daw lead content. Tapos, syempre binibleach yun, may chlorine yun. Kaya, mas better na gumamit tayo ng mga garlic or anumang vegetable na available dito sa atin. So, ipakita ko sa inyo, no? Then, of course, meron tayong ding olive oil. Lalagyan natin ng olive oil to. Tapos, imimix natin sa shirataki noodles later on. Okay? So, pakita ko lang sa inyo yung pag-prepare. Oh guys, so ipiprepare ko na ha kung paano natin gagawin. So, of course, ilalagay natin yung ating ingredients. Ito yung ating basil leaves. Lagay natin dito sa ating blender ang ating basil leaves. Kasama ko na yung fundraiser ko kasi siya yung nauna kong binili. Okay. And then yung ating garlic. Tansyahin nyo na lang yung ano nyo, yung gusto nyo yung dami tsaka ng lasa. Ito kasi siguro mga anto, 2 cloves nung maliliit lang na garlic na pin-repair ko, no? So depende sa inyo kung gusto nyo mas mag-garlic siya, okay lang. And kung mas madami siya ng basil, nasa inyo. Then of course yung ating olive oil. Lalagay ko lang siya. So, para ito yung magiging sauce natin later on sa ating noodles. So, blend lang natin. So, pero naman ako ng ano, kutsara. Lagyan pa natin ng olive oil para ano. Para mas malaki. So, ayan, kanina natin, i-mix natin siya. Everyone is
So guys, ito na yung ano niya, yung consistency. Pero kung gusto niyo pa ng mas durog na durog pa or mas ma-sauce pa, pwede niyo pa siya nalagyan ng ano. Pwede niyo siya nalagyan pa ng marami pang olive oil. Pero sa akin, okay naman na to. Yung iba kasi buo nga lang yung ginagamit nila na ano eh, na basil leaves. Pero mas maganda yung dinurog. So, pakita ko naman yung shirataki later on kung paano siya ayusin. So guys, nagawa na natin yung ating sauce, yung ating ang tawag doon? Pesto sauce. So ngayon naman ito yung spaghetti, yung shirataki noodles. So if you will see, nakalagay dyan gluten free, zero fat, cholesterol free. So ito yung sita yung tawag din to na ano yan, magic noodles. So ito try ko lang kasi maganda na pag tayo ay sabi ko sa inyo yung kinakain natin, cut off natin yung mga gluten free. And then ito kasi ay galing to sa ano rin, sa vegetable, I think galing sa yam, no? So ito maganda to sa ating gut. Ito ay gut friendly food. So magiging masaya yung ating microbes pag kinain natin to. Kasi yung ordinary pasta na kinakain natin, okay lang din naman kung rice pasta, no? Pero kung yung common na pasta kasi, kung may gluten siya, hindi siya maganda sa atin. So mas mainam na kumain tayo nung mga gluten free at yung friendly sa ating microbe na mas magiging happy sila. So, let's try this one. Okay, ang pag-prepare nito sabi, i-drain daw muna. Drain. Drain na natin siya. Okay. Once na-drain na natin ngayon ito, pakuluan natin for 2 to 3 minutes. Tapos, lutuin natin siya sa non-stick na kawali for around 3 to 5 minutes. So guys, ito na yung mainit na tubig. Pinakuluan na natin. Lagay lang natin yung ating shirataki noodles. Then, halu-haluin lang for 2 to 3 minutes. Sige. Balikan natin later yung ano naman na. Yun doon na sa non-stick. Kapatayuin ko na siya mamaya. Okay, so ngayon, na-drain ko na siya. Lalagay ko na siya dito sa ating non-stick pan. Dry it up. Kapatayuin lang natin siya para matuyo. Ilan lang ito, malimbit lang. Lalagay ko na yung ano, pesto sauce. Para medyo maduto din siya habang. Sige. So guys, ito na yung shirataki na pesto.
Subukan natin. Lagyan natin ng Parmesan cheese. Maganda yung ano eh, nutritional yeast in replacement of the cheese. Pero fermented din naman tong Parmesan, so okay na rin to. Kung meron tayong mga digestive problem, GERD, and ano, pwede naman din natin tong gamitin. Let's taste, no? Kung anong lasa. Hindi ko sarap sa nilagay ng salt, no? Pero yung Parmesan naman nagpapalasa. Pero kung gusto nyo lagyan ng asin, parang may konti siyang alat. Pero sa akin kasi okay na rin to. So, itong shirataki noodles na to, technically wala naman siyang lasa, no? So, kung nasa keto diet kayo, pero ako hindi naman ako yung keto talaga na full keto. Pero I just want to try talaga to avoid yung mga gluten na containing food. Kasi ang purpose ko ngayon is palakasin yung aking good microbe. So, ang gusto ko pakainin sila ng mga pagkain na magbe-benefit sila. Kasi at the same time, magbe-benefit din tayo doon pag pinalakas natin, pinadami natin yung mga good microorganisms ng ating gut o ng ating intestine. Kaya ito ay isa sa maganda nating kainin, no? Pwedeng merienda. So, matutuwa yung ating mga good bacteria sa ating katawan. So, yun lang. I hope na matry nyo rin to at masubukan nyo. Actually, yung shirataki na to, makakabili kayo sa Lazada uli, no? Pwede kayong umorder nyan. Ito yung spaghetti type. Meron kasing iba't ibang klase rin ng shirataki noodles. Pero so far, first time ko siyang tinry. Para sa akin, thumbs up naman siya. Hindi siya yung ano, yung may ibang lasa, wala siyang lasa. Actually, parang pesto siya talaga, no? Yung except ang ginamit natin ay yung pasta na healthful, hindi yung kagaya ng pasta na ginagamit natin na ordinary. So, yun lang. I hope you enjoyed this video and kung gusto niyo i-try, try niyo rin siya. God bless.